sa harap ng altar. Kami lumalapit, umaapit ng masaya, papuri. Buksan ang kandila ng buha, ang liwanag sa paghihinta. Sa pagdating ni Jesus, nawa'y pagpalain, ito ang aming dalangin. Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay makikini. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang patuloy. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ko'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging dalubhasa sa pagtuturo tungkol sa pananampalatayang Katoliko at uliran sa paninindigan gaya ng sa mga apostol, si San Ambrosio. Pukawin mo sa iyong sambayanan ang mga hinirang mo para makapamahala ng may karunungan at katatagan alinsunod sa nakalulugod sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos na banal ng Israel. Mga taga-Jerusalem, hindi na kayo tatangis ng matagal. Kayo'y diringgin niya sa inyong pagdaing. Kung ipahintulot man ng Panginoon na kayo'y magkasakit o magdanas ng hirap, siya na ang inyong guro ay hindi magtatago sa inyo. Maririnig ninyo ang kanyang tinig at siya ang laging kaalakbay ninyo upang ituro ang inyong daraanan. Bibigyan niya kayo ng masaganang ulan para sa inyong mga tanim upang kayo'y mag-ani ng sagana. Ang inyong mga kawan ay makasusumpong ng malawak na pastulan. Ang mga pag-aararo ninyong mga baka at asno ay mananagana sa pinakamainam na pagkain ng hayop. Mula sa mataas ninyong mga bundok at burol, dadaloy ang mga batis pagdating ng panahon ng kakilakilabot na pagbuksa at pagkawasak ng mga muog. Magliliwanag ang buwan ng animoy araw at ang araw na may magliliwanag ng pitong ibayo, parang liwanag ng pitong araw na pinagsama-sama. Ito'y mangyayari sa araw na talian at pagalingin ng Panginoon ang sugat ng kanyang bayan.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Purihin ang Panginoon, o kay buti ng umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya'y tunay na nakalulugod. Ang lungsod ng Jerusalem muli niyang ibabalik sa Kanyang mga lingkod na natapon at nalupig. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Iyong mga pusong wasak ay Kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat, agad-agad tatapalan. Alam niya'y natitiyak ang bilang ng mga tala, isa-isang tinatawag, iyong ngalang itinakda. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Panginoong ating Diyos ay dakila at malakas. Ang taglay niyang karunungan ay walang makasusukat. Iyong mapagpakumbaba, siya niyang itinataas. Ngunit iyong mapaghambog sa lupa ay ibabagsak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Panginoon, amin mo nagutos ngayon, kaligtas ayong ihato. Inyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin, sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihan. Tinipon ni Jesus ang 12 niyang alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Sila'y pinigbilinan ni Jesus, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit na maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. At welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Meron tayong kasabihan, tell me who your friends are and I will tell who you are.
Sabihin mo sa akin kung sino yung kaibigan mo at sasabihin ko kung sino ka. Kung sino kasi yung lagi nating kasama, kung sino yung lagi nating naririnig, nakakasalamuha, most likely, magiging katulad natin sila dahil merong impluensya. Kaya nga yung magkakaibigan, nagkakaroon ng impluensya sa isa't isa at kalaunan, parang nagiging iisa yung mga ugali, yung mga gawa, yung mga gawi, yung mga character. Siguro, isa din sa mga pinakamahalaga na nangyari sa buhay ni San Ambrosio, at si San Ambrosio yung ginugunita natin ngayon, pinanganak siya noong year 339, naging pari, naging obispo, pero isa sa mga pinakamahalagang nangyari sa kanyang buhay ay nagkaroon siya ng malaking impluensya kay San Agustin dahil sa kanyang pangangaral, sa kanyang mga pagpapahayag, sa kanyang mga humilya, na move, nagkaroon ng conversion, in other words, nagkaroon ng impluensya yung kanyang salita, yung kanyang pagpapahayag kay San Agustin na nagdulot ng kanyang pagbabago para maging Kristiyano. Sa ating unang ipagbasa, narinig naman natin kung papaano yung salita ng Diyos na punong-puno ng pag-asa ay nakaka-impluensya doon sa mga tao. Yung impluensya ng salita ng Diyos ay yung mismong nagiging pag-asa ng mga tao. Sa atin namang ebanghelyo, narinig natin kung paano yung impluensya ng kapangyarihan ng ating Panginoon ay napunta na imbibe noong kanyang mga alagad. Na ang naging resulta, sila mismo ay yung naging extension, sila mismo yung naging instrumento ng pagpapagaling ng ating Panginoon. Kaya ang hamon sa atin ngayon, mga kapatid, ano kaya yung mga bagay na iniimpluwensya natin sa ating kapwa? O di kaya naman, kanino kaya tayo naiimpluwensya? Hayaan nating maimpluwensyahan lagi tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Hayaan nating maimpluwensyahan lagi tayo ng ating Poong Jesus Nazareno. Minsan kasi, di ba, yung naibibigay nating impluwensya sa ating kapwa, imbis na yung mabuti, minsan katoksikan, minsan kasamaan, minsan kabuktutan. In the same way, yung nakukuha natin sa ating kapwa, yung naiimpluwensya ng kapwa natin sa atin, kung hindi man madalas, minsan ay hindi rin tama. Kaya ngayon, pinapaalalahanan tayo at tinuturuan tayo ng buhay ni San Ambrosio at ng buhay ng mga alagad. Tayong mga tao, natural sa atin ang makaimpluwensya, lalong-lalo na sa mga taong malalapit sa atin. In the same way, yung mga taong malapit sa atin, madaling makaimpluwensya sa atin. At nawa, yung impluwensya na maibahagi natin sa ating kapwa ay hindi yung mga makatao at makamundong impluwensya natin. Nawa, yung maimpluwensya natin sa ating kapwa, ibig sabihin, yung maibahagi natin sa ating kapwa ay yung mga bagay na mabubuti, yung mga bagay na kaugnay ng ating Panginoon, yung ating pananampalataya, yung bunga ng ating pananampalataya, yung mabubuti na nakuha natin at ibibigay natin sa ating kapwa. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, inaanyayahan tayo ng ating Ama na maging mga tagapaglingkod para sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Manalangin tayo para sa higit na pangunawa sa kabuluhan ng ating misyon at ang kinakailangang katatagan upang matupad ito. Sa bawat panalangin ng ating itutugon,
Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang simbahang naglalakbay, naway higit na humikayat sa tao para sa ganap na pagbabago sa pamamagitan ng kanilang tapat na pagpapatotoo kay Kristo sa kanilang mga gawa at salita, manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang mga misyonero sa mga lupaing banyaga, naway maging mabisang tagapaghatid ng Ebanghelyo ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay, manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang mga manggulang naway maipamana sa kanilang mga anak ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kabanalan ng kanilang pamumuhay, manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang may sakit, mga matatanda, may mga kapansanan, mga nalulumbay at mga sawi, naway makadama ng pag-ibig ni Kristo sa pamamagitan ng pagkalinga ng kanilang pamilya at mga kaibigan, manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang mga yumao, naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan sa piling ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ama naming nasa langit, gabayan mo ang aming hindi matatag na paghakbang habang tinatahak namin ang iyong daan. Tulungan mo kami sa aming pagpupunyagi. Patatagin mo ang aming loob kapag kami ay nag-aalinlangan. Aliwin mo kami kapag kami ay nasasaktan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming ginaganap na pagdiriwang na ito, silaya nawa ang aming pananalig ng sinag ng Espiritu Santo na tumanglaw kay San Ambrosio para palaganapin ang kadakilaan mo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Ambrosio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesus na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan.
ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpa hanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Ambrosio, San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng Pari Olay, Minister ng Katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng Pari Olay, Minister, sumunod po tayo. Halina,
Announcement, inihahandog po ng programang Homebase Plus ang mga kwento ng himala ng poong Jesus Nazareno. Ito po ay mga dokumentaryo sa mga buhay na binago ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mapapanood po ito bukas Linggo sa ganap na ika-anim ng umaga sa GMA 7. Gayun din, para sa mga nais magbahagi ng kanilang mga kwento ng himala ng Nazareno, mangyari na mag-email sa himalanangnazareno@gmail.com. Inaanyaan po ang lahat na sumubaybay. Available na po ang official na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating parish finance office ang Nazareno images, Nazareno medallion, at Nazareno novena booklet. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard or sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana na ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang na dinulutan mo ng lakas, ay gawin mong umunlad sa pagtupad sa mga halimbawa ni San Ambrosio, upang sa lakas ng loob na pagtahak sa iyong mga landas, kami maging handang lasapin sa iyong piging ang tamis na hindi magwawakas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mahabaging Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniwanahan ka namin.